Flashback. Hello everyone, nandito tayo sa GH Mall at bagong bukas lang to. At ngayon ay March na, ayun. At bago natin simula ng ating video, ayun, lagi tayong merong mga FB Reels, lagi tayong merong mga FB na long video, meron din tayong mga YouTube Shorts at long video sa YouTube. At pupuntaan natin si Ma'am Wilda, ang Nene Telecom, para sa price update sa mga iPhone at mga Android. Ayun, ano, sama ka sa biyahe ko. Hello everyone, nagbabalik ulit tayo dito sa Green Hills at kasama natin si Ma'am Wilda, ayun. As of end of flashback. Hello everyone, nandito tayo sa Farmers Cubao Plaza at titingnan natin ang kanilang branch dito, yung Vincent Hobby Shop, kung saan meron silang mga available airsoft. Ano, sama ka sa biyahe ko. Hello everyone, nandito tayo sa Vincent Hobby Shop at kasama natin si Sir Caloy. Ayun. Sir Caloy, kapag sa mga handgun po ba, ano po yung mga best seller para sa mga beginners? Usually po yung mga sa mga beginners, yung binibigay namin is semi-automatic lang na barrel. Ibig sabihin po yung isang kasal lang din, kalabit ka lang ng kalabit. So hindi ito katulad ng mga nabibili sa labas sa yung pellet gun po. Kasa-kasa. Isang pusok na. So kung best seller, sir, yung mga Glock, yung karamihan favorite ng mga masa natin. Kasi nga, parang sa police daw, tapos madaling gamitin. Okay? So, example po yung mga ganito po. Pili na lang kayo, sir, kung ano yung gusto nyo makikita. Sir, sa ganito po, ano po yung pinaka-recommend nyo? Or yung pinaka-best na, yung talagang hot item yung binibili talaga, sir? Usually, sir, mga anong model, 17. Sir? 17, sir. Po. Sir, mga, made in Taiwan to, sir. Ang brand niya is WE. Kung makikita niyo po, WE yung pangalan. Followed by yung model ng barrel. Yan. Ito po, sir. Pwede niyo pong hawakan po. Nice. Sir, ma-estimate, gano'n po siya kabigat pala? Bigat, siguro hindi naman siya abuti ng isang kalahating kilo. Kalahating kilo. So, wala pa kasing magazine kaya medyo magangayin yan. Sir, pala, kapag ganito, sir, ano siya? Electronic or digas? Gas blowback po siya. So, yung power po niya is dun sa magazine, dun siya nilalagay. Dito po, may yung lagayan ng hangin po dyan. Tapos, papasok mo dito yun, yun yung magiging driving force ng barrel para mag-blow back po.
Sir, pag sa ganito, sir, mga ilang meters po yung accuracy or yung... Usually, accurate siya 10 to 15 meters. 10 to 15. Okay po. Nice. Then, sir, kung ano naman, sa pinaka-high-end naman, ano po yung re-recommend nyo sa Glock, sir? Mga, ito, sir, ano na to, high-end na to. Ah, high-end na. Units. Pero kung gusto nyo pa nung mas high-end pa, hindi na siya mga Glock models, eh. Ibang brand na. Ibang brand sa kabilang side, sir. Then, ayun, sir, kung ito yung sa beginner, sir, yung sa mga professional na lang, mga... para sa Glock. Professional, hindi. May mga gumagamit pa rin itong mga Glock for example competition. Yes, sir. Pero kung ito naman, yung mga may optic sights, yan. Glock 34, 35. Basta may makita kayong mga ganyan set. Para madaling mag-focus ba pag tumingin. Tapos, nice. Meron din tayong mga high capacity dun, na which is 30 rounds. Ito kasi around 24 lang. 20 to 24 rounds. Yan, 30 rounds. So, pang competition, mas maraming bala. Mas magandang bumaran. Then, ayun pala sir, yung sa bala po pala, magkano po, para may idea naman po. Yung sila. Bala po namin, ganito sir, 195 pesos po. 195, sir. Yung bala po ay 6mm, yung sukat. Yan, 5.95 plus minus 1mm. So, nag-range lang po siya ng iba-ibang bigat. Mm-hmm. Okay po, depende sa lakas ng baril mo, yung kaya niyang bigat ng bala. Kapag sobrang magaang, mas malayo po yung range. Mas malayo yung range. Pero mas malayo yung range, baka hanginin na siya in the, sa layo niya. Pero pag dumating na sa'yo, kunwari mga 20 meters, hindi na ganun kasakit. Kasi, pero pag yung mga mas mabigat na, yung kagaya ng mga nandito, mga 0.25, yan, medyo masakit niya. Sakit. Pero kung barilin ka na ito, sir, yung mga 5 meters, either magkat parang tigdas ba yung lumulobo, o kaya gumawin sa balat mo, yung sobrang antara. Then, ayun pala, sir, kapag sa ganito po pala, may kailangan pong bang mga permit, sir, para ano? Sa permit, sir, optional naman po. Optional? Kung gusto nyo ipa-permit to, kasi yung mga karanihan na permit yung ginagamit sa business, tapos yung, like, Peria. Mga shooting range, ganyan po. And, yun, sa travel naman, kasi usually doon chine-checkpoint, doon chine-check, di ba? Huwag lang siyang i-travel na sa airplane, yung may mga scanner, sa MRT, sa barco, ganyan. Maganda, sir, na kung i-travel nyo by land, tapos naka-secure lang siya, naka-box, naka-bag, yung wala ka talagang intention na ilabas. Kung sa public, huwag mong i-sukbit or yung nakabalanda siya. Kasi, pag nakita ng public yan, hindi nila alam kung tunay ba o hindi. Diba? Then, ayun pala, sir, kapag sa permit po ba, per... item po siya or yun na po hindi ko sigurado sa just in case sir nabibili kayo ng unit tapos gusto niyong ipa permit sa krami tawag po kayo sa online namin para bigay po nila yung serial number. Nice. Yun po. Then ayun pala sir sa mga rifle sir ano po yung i-re-recommend nyo sir? Rifle sir meron kami ngayon mga naka-sale. Ito po yung most sales for the past 3 years. Ito 3 years. Yun po. So, yan po yung mga M4 style namin na ang CQB, tapos Novesky, and yung RIS namin. So, yan po yung tatlo. Sir, sa ganyan, ilang rounds po usually ang... 300 rounds yung laman ng magazine. 300. And nice. Yun, good for gaming po talaga siya. Then, ayun pala sir, dahil sinabi niyo yung sa mga sports or target shooting, ano po yung pinakamalapit po dito sa Cubao na pwede po silang matry po mga ganito po, sir? Usually kasi yung mga arenas, mga game site, invitational. Pero kung mga for rentals na ano, marami po sa Facebook mag-search lang ngayon. Yeah. Hindi po particular sa dito, sa lugar dito. Usually Ayala Malls kasi, sir. Then, ayun pala sir, bukod pala sa mga handgun rifle, ano pala yung mga other items or pwede nilang mabili, sir? Just in case may hinahanap sila, sir. Meron din po kami mga accessories dito, mga battery, mga internal parts ng rifle. Then, yun, mga extra magazines, electricals, ganyan po. And gas and bala po. Yeah. Then, sir, ano po pala yung tinatanggap niyong mode of payment, sir? Lahat po ng pwedeng payment sa Gcash, credit card, cash. Then, ayun pala sir, bukod pala sa Cubao, ano pa yung other branches niya sir? So, meron po kami sa Makati Cinema Square, meron din po sa Cartimar, sa Pasay, then sa Festival Mall sa Alabang po. Then, ayun guys, kung saan kayo malapit, doon na lang kayo mag-visit para, ayun, mas marami kayong option. Ayan. Thank you.
At ngayon ay March 2024. Ayun, update ulit tayo kay Ma'am Grace.